Walang iba kundi si Pastor Cesar B. Balabat, Baladad. Born again. Isang born again versus sa Melchor Manalili. Isang Katoliko. Ang paksa nilang paglalabanan ay ito. Alin ang tunay na iglesia, ang Katolika Apostolika Romana o ang Church of the Firstborn? Ayon sa Biblia. Yun. Ang kanilang batayan po ay Biblia. Mga rules and regulation. Regulation, ito. Una, kailangan mag-postcoin kung sino ang mauna. Yun. Pangalawa, ang unang tindig ay 10 minuto. Yan. Pangatlo, magkatapos ay cross-examination. 5 questions base sa kanyang sinabi. Yan yung pangatlo, ha. Pangapat, sa ikalawang tindig, 5 minutes. 5 questions base sa kanyang sinabi. Yan. Yan ang pangapat, ha. Ito yung panglima. Ikatlong tindig, ribatan. Pagkatapos ay may 5 katanungan o question. O pang-anim, pang-apat na tindig, conclusion. Ayun. Ito ang mga kasunduan na dapat sundin upang maging maayos ang debate. Ito ay pipirma ng bawat panig. Ayan. Ni Melchor Manalili at ni Cesar Baladad. Yan. Hello. Okay, hila ya. Tayo para mapunta na. Sino yung ano sa unang tatay? Okay. Sino yung wala pa. Okay. Yo. Tao. Hindi ano ba ano sa inyo? Okay, ganito. Pag tao, ikaw pag ibon, ako. Sino? Ibon eh. Ha? Ibon. Na tagapakinig. Lalo-lalo na po sa mga nagsusuri at gusto pong makarinig ng mga aral na katotohanan. Okay, ang gibating ito, ito po ay hindi namin kalooban ni Victor, kundi ito po ay kalooban ng Diyos. Na ang nais ng Diyos, lahat ay mga ligtas at makarinig ng katotohanan. Unang-una po, ang ating pong patunayan, yung iglesia. Gaya kanina po na nagdebate kanina, ano daw ang iglesia at saan ito na itayo? Yan. O sabi ko po sa background, hello. Saan ba nagmula ang iglesia? Okay? Ito na lang, Pastor. Yan na lang. Hello. Ito na lang, Mas. Okay. Ito po ay kung ating titingnan ano, sa Biblia, yung aking pong tinitindigan, yung firstborn, na aking pong pinatunayan, na ito po yung tunay na ano ng Diyos, na bayan or iglesia. Nung unang panahon po, sa panahon po ni Moises, lumang tipan. Kung ating titingnan yung background po ng firstborn, mayroon na eh. Kasi doon ay kukuha ng premisa. Sabi nga doon sa Exodus 3:1-2, at sinabi ng Diyos kay Moises, ibukod mo sa akin ang mga panganay, maging babae o lalaki sa anak ni Israel. Yan po yung firstborn. Nung unang panahon ni Moises, may firstborn na eh. Kaya yan po aking pinatunayan na sila ay pinili ng Diyos. Sa lumang tipan po, mayroon na pong firstborn. Katunayan nga, yan nga yung aking tinitindigan na sa aking pong paniniwala na yung firstborn, yan po yung bayan ng Diyos na kung saan po pinangunahan ni Moises. Yan po yung bayan ng Diyos na tawagin firstborn. Ngayon po, sa bagong tipan, pagdating po ng bagong tipan, mayroon din pong tinatawag na firstborn. Katunayan nga sa Biblia, ganito po ang ating pong mababasa sa talata po ng Biblia, na itong si Jesu Cristo ay nagtayo ng iglesia. Yun po yung sa Mateo 16:18. Yun po yung pundasyon doon na sinabi ni Cristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon po, anong ugnayan ni Kristo doon sa firstborn at ng iglesia?
Yun, yung iglesia ngayon, siya yung ulo ng iglesia, si Kristo ang panganay, firstborn. Oh, firstborn po si Kristo, kaya ikinapit po doon yung katawagan sa iglesia, kaya tinawag na iglesia ng mga panganay. Si Kristo po yung ulo sa Colossians 1:18. Siya ang ulo ng katawan sa makatudlaga ng iglesia. Kaya maliwanag na mula Old Testament at New Testament, may firstborn. Yan po yung pagpapatunay sa katotohanan, hindi yung kukuha tayo kung saan-saan, kundi mayroong ugat, may pinagmulan eh. Yan po yung original, hindi yung bigla na lang lumitaw. Ang dami ngayong iglesia ngayon na naglipa na, iba-ibang pangalan, eh, iglesia daw sila. Pero sa Biblia po, mayroon talaga pong tinatawag na pag-aari ng Diyos. Ang alin po yun? Unang-una yung Israelites na tinawag na firstborn sa pangungunan ni Moises. May firstborn naman sa bagong tipan sa pangunguna ni Kristo. Siya yung ulo ng iglesia. Oh? Kaya yung iglesia ngayon, yun yung iglesia na tinatawag na firstborn, na ang mga tao din nito ay ang mga alagad. Sa Epeso 1:19-21, na itayo sa saligan ng mga apostol. Kung paano itinayo ng Diyos noon sa panahon ni Moises, ha? Epeso 1, nakalagay po doon na ito'y kinasaligan ng mga apostol. Tao pa rin yung mga itinayo. Kung paano kay Moses noon, mga tao, sila ay tinawag na mga Israelites, yun po yun ay pinili ng Diyos. Ngayon naman, ito naman kay Kristo, pinili din yung mga apostol. Nabuo yun, dahil pinili din. At natagpuan si Mateo, natagpuan ni Ika si Santiago, si Juan, si Marcos, nabuo yung kanyang mga alagad. Kaya sa Mateo 10:1, at kanyang tinawag ang 12 alagad, nabuo na yun. Kaya yun yung pasimula sa iglesia, may pundasyon, nakatayo sa saligan ng mga apostol. Tuloy-tuloy lang ang tinatawag na history. Wala, hindi na kailangan gamit ako ng encyclopedia. Di na, nasa Biblia lang lahat yan eh. Bakit mo? Ba't kailangan pa ang encyclopedia? Kailangan pa natin kung ano-anong mga referensya para lang ikapit yung ating iglesia? Hindi na! Isaiah 24:16. Saliksikin ninyo ang aklat ng Panginoon. Ni isa nito hindi nagkukulang, hindi nangangailangan ng kapares. Hindi na kumili yung diksyonary. Hindi na kailangan kung ano-ano. Andiyan ang Biblia eh. Pag ikalawang Timothy 3:16. Ha? Ang kasulatan ay kinasihan din naman at magagamit sa pagtuturo, pagsansala, sa maling aral, o pag-akay sa tungo sa matwid na pamumuhay. Nandyan pa rin ang Biblia. Bakit kailangan pang referensya? Hindi ba kaya tindigan ang isang mangangaral yung kanyang aral kung talagang ginawain yan? Biblia lang. Sapat na. Wala nang kailangan pang referensya. Sabi ni Kristo. Ha? Anong sabi ni Pablo? Colossians 2:8. Mag-ingat nga tayo sa mga mangdarayang aral, mga sabi-sabi ng matatanda, mga pasimulang aral ng salibutan at hindi naaayon kay Kristo. Sabi-sabi. Pag nangaral ka na wala sa Biblia, yan pala yung sabi-sabi. Ha? Kaya po mga kapatid, ang aking tinatayuan dito, iglesia ng mga panganay. Ha? Kaya yan po yung nasa Biblia. Sa daming rehilyon dito ngayon, yan pong iglesia ng panganay, yan po yung tinayo ni Kristo na kung saan siya po ang ulo nito. Colossians 1:18. Siya ang ulo ng katawan sa makatwidbaga ng iglesia. Ngayon, paano po ba tayo naanib niyan? Malamang tatanungin tayo. Ikaw ba ikaw yan? Ito. Mayroong mga panahon yan, may mga panahon yan kung paano sa lumang tipan, paano sa bagong tipan, at paano sa atin ngayong panahon. Bakit po ako napabilang dyan? Ano po ba ang kailangan gawin? Ito po. Sa pamagitan po ng pagbabasa ng kasulatan, sabi ni kasi doon, saliksikin ninyo ang kasulatan at matagpuan ninyo dito ang kaligtasan. Ngayon, paano po nalaman na ito yung naging bahagi sa firstborn? Sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, sa aklat po ng Juan 10:9, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maligtas. Kaya siya po yung ating pong, siya po yung daan, sabi nga doon sa Juan 14:6, ako ang daan, natutuhan ang buhay, walang makapunta sa makundi sa pamamagitan ko. Kaya kung paano kay Moises noon, na ang firstborn, pinananganan ni Moises, pinamunuan ni Moises, para sa Diyos, ganun din ang firstborn sa bagong tipan, pinangunahan ni Kristo.
siya ang daan upang ang tao makarating sa Diyos. Kaya yung pong iglesia ng panganay, si Kristo mismo po yan. Siya po ang nangunguna dyan. Kaya sabi niya, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maligtas. O, walang pag-alinlangan po, pag pumasok kayo dyan. Pagpabilang kayo sa firstborn, paano po? Sabihin niya mamaya, eh, hindi ka naman Israel. Hindi ka naman Hudyo. Ganito po ang pagkaanib niyan. Oh? Sa aklat po ng Juan 1:12, ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa kanya, sino yung kanya? Jesucristo, ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Kailangan bago ka mapaanib dyan sa firstborn, tanggapin mo si Kristo, sasampalatayan mo siya, at ikaw ay pagkaluban maging anak ng Diyos. Palibhas sa anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kanyang kalooban. Kaya po, naging sangkap ako dahil po sa pananampalataya kay Kristo. Efeso 3:6, no? Naging sangkap ako doon sa katawan, no? Ako, tama yung kanina eh, ni Hernan. Maraming sangkap, isa na ako doon. Bakit po? Ako tinawag dati, ang tawag dyan sa mga tao na wala sa Diyos, yung mga hintil, no? Yung hintil po, yun po yung mga tao na walang kinikilalang Diyos. Ha? Sumasamba sila sa mga piping Diyos-Diyosan. Wala ka na kayo, Awit 127:1. Oh? Mga piping Diyos-Diyosan. May mga tao na hindi nagkarinig, may mata, hindi nakakita. Yan nga po yung sinasamba ng mga hintil. Yan po yung minisyon ni Pablo. Nasabi doon, ha? Sa pamagitan ng Ebanghelyo. Yan po yung mga hintil na tinatawag. Yung tao po na hindi kumikilala sa Diyos, ang tawag niyan hintil. Kaya po, yan po yung isang hiwaga po na kung saan po si Pastor Cesar, hindi man ako Israelita, hindi man ako Hudyo, pero ako naging sangkap doon sa firstborn. Bakit po? Tinanggap po si Kristo. Yun po ang daan doon. Oh? Yan po ang proseso doon. Paano ka mapabilang sa iglesia ng mga panganay? Okay. 10 seconds. Kaya ano ba yung matarata na nandito? Kaya sa talata po na binanggit ko, kung paano po tayo maging sangkap, unang-una po, sabi po sa... Time na. 1:12. Time na. Okay. So, kukunin na yung mic nila at saka yung speaker. Hindi ating pasalamat. Okay. Malakas ka yung boses ko, naririnig ba dyan? Oh, pasok dito, pasok. Ako may mic, di ba? Oo. Okay. Sige na, magtatanong na ako, Pastor. Okay, sige, tanong ka na. Magtatanong? Limang tanong? Okay. Hindi muna ako magtitindig o tatanong na agad. Mamaya na siguro tindig, tanong muna. Tanong muna. So, una kong tanong, ang topic natin ay, bago ako magtanong, di man tanong to, di ba? Ang topic namin ay True Church. Hindi Bible. Di ba? True Church. Kaya nga, sabi ko sa moderator, pwedeng sawayin mo si Pastor kasi bumabanat ng Bible eh. Napunta sa Bible, nasa liksipin nyo ang kasulatan, wala sa Isaiah, gumamit din to sa kasulatan. Ang dapat natin patunayan kung tayo talaga ang True Church. Napakalinaw nung ang topic namin, Sandra Pastor. True Church. Ayon sa Biblia kasi. Ayon sa Biblia. Pero ang topic natin is, itipindin mo yung True Church mo, yun ang firstborn na itinayo ni Kristo. Diba? O yan nga. O mamaya, ititindig mo yan. Okay, ito ang una kong tanong. Sabi mo sa Exodus chapter 10. Chapter 4. 1-3. 1-2. 1-3. Okay. Exodus chapter 1. Linaw. Thirteen one and two. Okay. Sabi mo mga panganay. Sabi niya. Sabi ng Diyos kay Moses. Ibukod mo sa akin ang mga panganay. Okay. Ang tanong. Anong klaseng panganay yon? Mga babae lang o mga lalaki lang? Kasama babae at lalaki. Nakalagay doon. Okay, nakalagay doon. Parang question. Sigurado ka ba nakasama ang babae doon? Pwede ba nating basahin? Okay. Mga anak ni Israel, ha? Sige, basa. Tingnan natin, ha? Kung bakit kasi akong babae. Sige, ating tingnan. Basta mga anak ni Israel. Hindi ko tingnan ka ng anak ni Israel. Babae o lalaki. Kasi sabi, ibukod mo sa akin ang mga lalaking panganay. Wala tayong narinig na babae. Basahin mo. Kaya ka. Hindi, basahin mo. Kaya nga eh. Ang sino mong babae, bahay bata? Basahin natin, ha? Exodo. Hindi, Exodus muna. Exodus nga, 31. Okay. Medyo madilim. Linaw. Ayan, ha? Ating tingnan, ha? Makulugan na ako. Ayan lang, yung salamin natin, ha? Parang kapit kayo.
Unang tanong ko ba lang yan, ah? Wala, kay madilim. Kaya, ayosin natin. Kasi madilim, eh. Yes, 13-1. Anto. Oo, anto, ha? Oh, sige, sige. Matagal naman yun. Wala namang limitasyon. Wala namang limit ko, eh. Kasi, dito lang tayo sa... Ano ka? Okay, hindi lang, bro, ha? Yung Exodus na yan, ha? Magbubuo, ano, yung mga pangalan pa na babae. Oh, ano, ha? Sabi mo, bot, babae. Ito, ha? O, ito, ha? Oh. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, pagkabanal mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang magbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging tao, maging hayop ay sa akin. Dino ko iba yung babae doon? Eh, magbubukas bahay bata, babae yun eh. Okay. Ano ba naman to? Bahay bata, di ba? Yung magbubukas yung babae. Ano ba naman to, bro? Maliwanag naman eh. Ang sino mong magbubukas bahay bata? Babae man magbubukas bahay bata. At ang Panginoon ay nagsabi kay Moses na sinasabi, pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay. Anumang magbubukas ng bahay bata. O, di ba, eh? Anumang magbubukas ng bahay bata sa mga anak na Israel. Maging sa tao at maging sa hayop at sa akin. Babae, kasi sabi mo, babae. O, magbubukas bahay bata, babae yun eh. Wala mong lalaki magbubukas ng bahay bata eh. Yun lang, Benji, ganun eh. May sinabi ko ng babae o lalaki. Sino mong magbubukas ng bahay bata? Hindi mo. Yun nga bro, ang akin nung premise eh. Sir, tinatanong ko ma, may tinukoy ba ng babae o lalaki? Ang nagbubukas ng bahay bata, babae. Wala ka tinatanong. Ay, hindi bro, yun ang sagot ko. Yun ang sagot ko eh. Ay, ano ba naman? Sinabi ba roon, babae ba doon o lalaki? Ang sabi ko nga, kasama ang babae dahil yun ang nagbubukas ng bahay bata. Ang kasama yung babae. Kasama siyempre, okay. Bahay bata yun eh. May lalaki mo nanganganap. Okay. Hallelujah. Oh. Ano uli? Ano uli? Doon sa binasa mo, nasabi mo, panganay yun. Panganay nga. Ang tanong, tumutukoy ba yung sa tiyas o yung sa magbubukas ng taguan ka ng nanay? Sa tiyas ba tumutukoy yun o sa pagiging panganay na ipanganganak? Ulitin ko, tinutukoy doon sa firstborn. Hindi tinutukoy. Tiyas ba ang tinutukoy doon o yung abong sa panganay? Ito ha, ulitin ko ha, ang premisa ko ha. Nag-set ako ng firstborn, nagkaroon ng iglesia doon sa bagong tipana. Hindi ko tinatanong yung... Bro, yung sagot ko, huwag mo gurindahan. Ulitin ko ang sagot ha. Ikaw, kunting ano lang. Ang sagot ko, ito bro. Huwag mo gurindahan sa sagot ko. Kaya ayaw ko sa sagot ko. Ang sagot ko bro, dito. Kaya nabanggit ko yung firstborn na yan. Nag-ano ko ng premisa na saan galing ang firstborn. Kaya nag-cite ako ng talata sa lumang tipan. Wala pang iglesia talaga dyan kasi firstborn yung aking premisa. Nagkaroon lang ng iglesia doon na sa bagong tipan. Liwanag naman eh. Oh. Sabi mo, nagkaroon na ng iglesia bagong doon tipan. Sa bagong tipan. Oh, kasi binanggit na. Ano naman yung sinasabi ni San Pablo doon sa iglesia sa ilang? Old Testament yun o New Testament? Ayan. Yun yung iglesia. May tinatanong ko, Old Testament mo. Sinasabi yun. Ulitin ko ha. Sabi mo sa New Testament na iglesia. Bro. Ngayon sabi mo ngayon, paano yung sinabi ni San Pablo na merong iglesia sa ilang? Tanong ka lang bro, hayaan mo ko papaliwanag, hindi ikaw. Magtanong ka lang bro, akong bahala. Tinatanong ko lang. Huwag mo ka pamunahan kasi. Mali ka man yun eh. Ikaw nagmali, kung papaliwanag. Ang tanong ko ito. O, magtanong ka lang. Tinasin mo yung 13-1, di ba? Saan tumuto kayo? Sa pagbubukas ng taguan ka ng nanay o sa iglesia? Ayan. Tumuto ko yan sa firstborn. Wala akong pinanggit dyan na iglesia. Hindi sa iglesia. Ang sabi ko dyan, hindi sa iglesia. Firstborn na eh. Oh, pero hindi sa iglesia. Wala pang iglesia dyan na tinuto ko. Wala pa? Wala pa? Tapos pinalo ang profession, pero nagka-iglesia, sabi mo yun, New Testament. Ayan. New Testament, sabi mo. New Testament lang, nagkaroon ng iglesia. Oh, magkaroon ka lang. Tinanong ko, papaano yung binabanggit ni Apostol Pablo na mayroong iglesia doon sa ilang? Paano sagot, yun? Sagot, ha? Pangalawang tanong. Yung iglesia sa ilang, gawa city yan eh, na pinungunahan ni Moses, yun din yung firstborn kasi yung tinukoy ni Pablo doon, yung sinayot niya, ito yung iglesia sa ilang na pinangunahan ni Moses, yun yung firstborn. Yan. Yun yung sagot ha? Sinasayot yun ni Pablo. Okay. Bakit yung tanong? Okay, okay. Doon sa Mateo 16:18, nagtayo si Kristo rin. Hindi naman nagtayo si Kristo rin eh. Ano sabi? Magtatayo. Ano ka lang? Oh, ito ang tanong ko. Tanong ka lang ako paliwanag. Sabi ko, sabi doon, I will build, ibig sabihin, future tense pa yun kung gagamitin mo yung ano, tama? Wala pa. Tinukoy ba ni Kristo doon na
magtatayo niyang charge of the firstborn? Tinong ko iba ni Kristo doon na itatayo niya coming soon ay charge of the firstborn. Oo o hindi? Ito sagot. Nag-cite ako ng Matthew 16:18. Ito yung talata. Sinabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, future yon. Hindi yung tinatanong ko. Itatayo ko. Yung itatayo ba ni Kristo doon sa Matthew 16:18, yung iglesia ba yun o Church of the Firstborn ba yun? Oo o hindi? Church of the Firstborn yun kasi siyang ulo. Church of the Firstborn. Siyang ulo eh. Siyang ulo. Siya yung ulo. Okay. Siya yung ulo. Pang-apat pang na. Okay. Ayon sa'yo, Pastor, ano ang ibig sabihin ng firstborn bukod doon sa unang magbubukas ng taguan-kwan ng babae? Ayan. Ito naman yung nanay na ipanganganak. Ito naman. Ibig sabihin mo kung sino magbubukas ng unang ng taguan-kwan ng nanay, yun ang firstborn. Bukod pa doon, Pastor, ano pa ang ibang pangunawa mo sa sinasabing firstborn? Ayan. Mayroon namang sinasabi dyan, si Kristo ang panganay ng mga napatay na nabuhay. Hindi yun ang tinatanong. Kaulungan din yun. Kaulungan din yun. Pero yung pangunawa mo. Kasi magbigay siya ng definition. Walang sagot po eh. Kasi yun ang pangunawa niya. Yun ang unawa niya sa Biblia eh. Alam naman natin si Kristo yung panganay eh. Alam naman wala naman doon tayo eh. Ang tinatanong ko, sabi mo, ang firstborn sa pangunawang pagkaunawa, yun ang magbubukas ng taguangkan ng kanyang nanay. Okay. Tinanong kita. Ano pa ba ang iba mong pagkakaalam sa firstborn? Oh, ito pa. Firstborn. Panganay. Ha? Panganay, firstborn. Unang bunga. Unang bunga. Nandyan yan eh. Sa mga... Unang bunga. Unang bunga. Firstborn din yun. Unang bunga. Mayroon ding panganay sa mga muling nabuhay. Oh, mayroon din yan. Panganay din yun. O yan, marami yan. Okay. Ibig sabihin, hindi pala literal na... automatically na pag sinabing panganay hindi literally na tumutukoy din yung unang ipinanganak ng nanay. Oh, itong sagot. Literally ba yun o hindi? Itong sagot. Yung firstborn na katawagan, yan ay ginamit yan doon sa tinatawag na ano ng mga tao, katawagan na mga firstborn, panganay. Yung firstborn naman doon sa bunga. Hindi, ang paggamit ng firstborn, depende yan kung saan mo iangkot. Yan ang sagot. Hindi lang. Ano ba, iglesia ng panganay. Okay, naka-opos, iglesia. Firstborn sa panahon ni Moses, yun yung mga Israelites, ang tawag nun, bayan ng Diyos. Hindi yan sa pag-angkot. Yung sagot. Yun. O, pang naman tanong, ang sino mang magbubukas ng bahay bata, ng bahay na bata, na anak ni Israel, yun ang panganay. Ay akin. Ay panganay yun. Sabi ko niya, ang... Hindi, tinatanong, sabi mo panganay yun, di ba binasa mo Exodus 31? Hanggang nung labos, ang nabasa ko. Okay. Yun ang panganay yun. Pag nagbubukas ng taguangkan, panganay na tawag. Ito mga ulitin ko. Ano ba naman tanong? Para mo kong isusunod sa taon eh. Basta mo yung kitang taon. Magtanong ka lang. Binasa mo yung Exodus ba 31? Walang kahulugan. Sino ang magbubukas ng bahay bata ng nanay? Yun ang panganay. Ulitin ko, ha? Ang tanong ko, eto. Ayun ang tanong. O sige. Okay, di ba? Sangayong ka nun. Binasa mo. Hindi. Babae o lalaki. Ayaw mo siya. Ano yung tanong ka na? Ano yung tanong na yun? Tanong ka. Oh. Ang sabi mo kanina, tinanong nga kita, ano yung babae, lalaki? Sabi mo pareho, kasi mga anak na Israel. Ano yung babae? Kung sino yung magbubukas ng taguangkan o ng bahay bata na nanay, yun ang firstborn. Hindi, namang ganun ang talata eh. Ang talata ganito. Sige. At sinabi ng Diyos kay Moses, pagkabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay. Ang sino mang magbubukas ng bahay bata sa anak ni Israel, siyang panganay. Maging hayop o maging tao ay akin. Yun panganay. Ang talata. Yun ang panganay. Oh, maging hayop. Maging hayop. Yun ang panganay. Yun ang ipapanganak ng nanay. Yun ang panganay. Oh, maging hayop. Okay. Tanong, last question. Okay, last question. Pang ilang si David na anak ni Jesse at sabay panganay o hindi? Bakit tinawag siya ng Diyos na ang panganay kong si David? Pang ilang anak ni Jesse si David at tinawag siya ng Diyos na panganay? Ayan. Ito ang sagot. Yung panganay dyan, pinili nga yun, kaya tinawag ilan. Huwag mo ko suruturuan. Tinawag si David na ilan. Sumasabay. Sumasabay. Wala yan. Sumasabay. Ay, ang bahala ka na sa... Ha? Si David. Yung battle mo yung sagot. Ulitin ko ha. Ulitin ko ha. Mali yung hindi, mas maganda yung battle. Kung mali siya. Saka mo muna siya. Ano yung sabihin? Nandiyan yung ano mo. Alaan mo kung magsagot. Ito ha. Si David, kahit man sa pangilang anak, hindi man yung pinag-usapan yung pangilan ka. Ang sabi doon sa talata na premise, ibukod mo sa akin ang mga panganay. Bakit po? Kaya nga, pinili yun eh.
ako man sa aming magkakapatid, bunso ako eh. Di bakit naging panganay? Kasi nga, pinili ako ng Diyos na mababilang doon sa mga panganay. Tinatanong ko, pang ilang anak si David ni Jesse at sinabi ng Diyos, aking panganay na si David. Pang ilang sa sabi na ni David? Kaya nga, ulitin ko ha. Ito. Hindi panganay si David. Kaya nga eh. Hindi panganay si David. Ang ibig sabihin nito. Punso yun. Kaya nga, hindi dito porke na ikaw ay... Kasi ikaw sa Exodus, pastor, hindi namin magbubukas, paliwanag mo. Kaya nga eh. Ha? Tanong niya. Kaya nga, ito kasi spirit. Kaya mo ako sumagot. Huwag kang sumali. Huwag kang sumali. Relax ka lang dyan. Okay, magkailang kasi debatis niya. Huwag kang sumali. Kailang pa. Hindi ko man narinig kanina yung sabi ng inyong kabanalig ng putuloy ko. Oh, sige. Huwag kang sumabay. Ulitin ko ha. Ang pinag-usapan nito, spiritual ito. Si Isaw nga, panganay. Pero si Jacob, bunso, naging panganay. Bakit? Sa ano kasi yan? Sa basbas yan eh. Kaya doon kay David, sa basbas yung naging panganay siya. Ano ba na? Hindi tinatanong yung basbas. Bakit siya tinawag na panganay? Ang sagot ko. Sa basbas yun eh, basbas. Limang tanong nga no? Basbas yun. Okay. So, ang topic namin ay church, true church. Bilang isang katoliko, matras na kayong konti. Isang true church, makasubsob na eh. Okay. Yung Mateo 16:18, sinabi niya, I will build my church. Hindi pa tinatayo ang iglesia doon ni Christ, ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi I will build, di ba? Mamaya itatanong ko kay Pastor yung kung kailan yan itinayo. Mamaya, eh, nakareserva lang yan. Okay, bakit ko tinatayoan na ang simbahang Katoliko ay Catholic Church or True Church? Gaya ng sinabi ni Jesus, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Sabi ni Kristo, ha? Ano yung bahay na tinutukoy dyan? Timoteo 3:15. Ang sambahayan ng Diyos o the church of the living God is the pillar and foundation of truth. Ang iglesia o ang sambahayan ng buhay ng Diyos ay siyang haligi at saliga ng katotohanan. Yun yung bahay na tinatayo, na tinutukoy ng Panginoon na tatawagin bahay dalanginan. It is called the house of prayer for all people, all for all nation. Diba? Ibig sabihin, ang bahay pala na tatayo ng Panginoon na yun, lalaganap sa buong daigdig na tatawagin Universal Church or Catholic Church sa Greek. Amen. Amen? Amen. Napakalinaw, si Kristo, ang aking bahay, tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Lahat. Therefore, it means the church that founded by Jesus Christ, it is spread throughout the world. It is called in a Greek, Catholic, Katagolos. Lahat ng bansa. Lahat ng bansa. Kahit ang lupalo pa pumunta ng bansa, lahat doon mayroong mga simbahan ang simbahang Katoliko. Amen? Amen. Napakalinaw. At ang sabi ba ng Panginoon, di ba, sa Salmo 132:8 ba yun, sabi niya, maliban na lang ang Diyos ang nagtatag nitong bahay, pero ang ginawa ng taong nagtayo nito, walang kabuluhan. Kung ang church mo ay nirehistro lang doon sa Security and Exchange Commission at hindi si Kristo ang nagtayo, ano sabi? Walang kabuluhan. Okay. Okay, di ba? Napakalinaw ng Panginoon, sinabi ng Panginoon. At babasahin pa natin yung hula ni Isaiah chapter 2 verse 2 and 3. Ang bahay ng Diyos, lahat ng tao ay aakyat doon sa mataas na bundok na yon. At ang lahat ng tao ay aakyat doon sa kanya. At ang bundok na yon ay magiging siya sa pinakamataas na bundok. At lahat ng tao ay magkikita kita sa bundok na yon. Yun ang bahay ng Diyos ayon sa Isaiah chapter 2 verse 2 and the following verse. That is called a Catholic Church. Lahat ng tao ay sasamba at lalapit sa bahay ng Diyos. Kalinaw? Lahat ng salin lahi aakyat doon. Kung ang church mo dito lang meron, sa ibang bansa wala. Hindi Kristo yun. Ha? Kaya nga ang church ni Kristo lalaganap sa buong daigdig. Hindi yung dito lang nirehistro sa Security and Exchange Commission. Doon natin malalaman ang tunay na church. At ang tunay na church may marka. Hindi porke pangalan na lang kay
Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo, Firstborn Church ay sa Diyos na yon. Hindi porque ang pangalan ng church mo mababasa sa Bible, eh ikaw na yung totoo. Hindi po ganun nun. Ang sabi ng Diyos, malalaman at makikilala nila sa pamamagitan ng kanilang bunga. Diba? By their fruits, di ba? Sabi? Na malalaman niyo, ano yung naging bunga? Ang sabi, dadating ang araw na ang bahay ng Diyos ay naibigay sa isang bansa na kung saan ito mamumunga. Si Kristo may sabi nun. Darating ang mga araw na kukunin sa iyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na kung saan ito mamumunga. Ano sabi ng Diyos na si Jesus? Noong gabing iyon, tumayo sa harap ko ang Panginoong Jesus at sinabi, Pablo, Pablo, kung paanong nagpatotoo ka sa Jerusalem, pumunta ka sa Roma at magpatotoo ka sa akin. Ano nangyari nung nagpatotoo siya sa Roma si San Pablo? Sa lahat ng mga taga-Roma, tinawag ng Diyos upang maging banal ang inyong pananampalataya. Balitang balita sa buong daigdig. Kaya nga hanggang ngayon, ang headquarters ng Roman Catholic Church ay nandoon sa Roma at tanging Catholic Church lang sa Vatican o sa Roma ang pananampalataya ay bantog na bantog sa buong daigdig. Napakalinaw? Diba? Walang ibang church na bantog sa buong daigdig kundi Laganap, kundi ang Catholic Church. Kaya nga, sa lahat ng mga tinawag sa Roma, tinawag upang maging banal ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig, doon din nila. Kung paano sa Jerusalem, sa nagpatotoo ka sa Jerusalem, pumunta ka sa Roma, ano sabi ng Panginoon? Darating ang araw, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na maglilingkod sa Kanya at magkakaroon ng bunga. Yun ang katuparan sa Roma na pinatotohanan ni Apostol San Pablo na sa lahat ng mga taga-Roma, tinawag upang maging banal ang pananampalataya ninyo, balitang balita sa buong daigdig. That is called Catholos or Catholic. Napakalinaw. Ha? Hindi sinabing Church of the Firstborn kung hindi lalaganap sa buong daigdig ang kanyang church. At hindi lang to exclusive doon sa panganay. Ha? Pangkalahatan po ang church niya, hindi lang sa panganay. So, di ba? Ang tinatawag na firstborn doon na sinasabi niya, literal yun sa Exodus 13:1. Pero ang sabi doon, mamaya ako na i-repute yun, panganay na lalaki, hindi kasama yung babae doon. May talata po ako na. I-repute ko mamaya yun. Wala pa kami sa reputan. Ang church at tinatawag na panganay ay first in rank. Ang ibig sabihin doon na sinasabi lang, unang panganay sa nabuhay, unang panganay na kinakailangan. That is called first in rank. Kaya nga tinanong ko si pastor na, pastor, tang ilang anak ni Jesus si David, bakit tinawag ng Diyos na panganay? Hindi niya masagot. Sinabi ko, bunso yan. Bakit tinawag? Dahil siya ang first in rank. Gaya ng sinabi ni pastor, pinahiran, hinirang. Hindi porti pag sinabing panganay, yun na yung nagbukas ng taguangkan. Depende yan sa context na babasahin mo. Ha? Kaya yung babasahin niya mamaya, alam ko kung anong talaga na iglesia daw ng mga panganay, eh hindi po yun yung kumakatawa sa mga nilalabas ng unang nagbukas ng bahay bata, kundi pangkalahatan. Papatunayan ko yung babasahin niyang talata na yun na iglesia ng mga panganay, Catholic Church yun. Patutunayan ko yan mamaya na ang gagamitin niyang talata ay Catholic Church ang tinutukoy doon sa first form na babasahin niya mamaya sa Hebrew. Ito means pa po. Ano pa? Ang tunay na church may marka. Unang-una, one. A four marka. There are four marks of the true church founded by Jesus Christ. Number one is one. Kaya maging isa na wa kayong lahat gaya natin iisa, di ba? Maging isa kayo sa isip, isa sa pananampalataya, isang bautismo, kaya lang isa. Ano pa? Holy! Banal. Oo, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, pero may babanag. Kung ang Catholic Church ay tunay, bakit maraming mga magnanakaw, bakit maraming kriminal, bakit hindi po yung kasalanan ng simbahan, kasalanan na huwi ng member. Ang sinabi ng Diyos, ang kanyang church ay holy, hindi yung mga member. Kaya nga tinawag na magpaka banal. Tinatawag tayo sa kabanalan. Amen. Pero yung church niya, it is holy, 5:36. Without wrinkle and without blemish ang kanyang church. Okay.
one Holy Catholic. Bakit? Sapagkat ang Church ni Cristo siya na nagsabi, lalaganap ito sa buong daigdig. At ang lahat ng mga tao ay aakyat at papasok doon sa bundok, sa bahay ng Diyos. Ayan. Nandoon yun sa Isaya. Okay. Dos, dos, hanggang tres. Ano pa? Apostolic. Si Pastor na ang nagpatotoo kanina. Sila ay itinayo sa saligan ng mga apostol. Kaya nga, one Holy Catholic Apostolic. Ngayon, kung ang church mo sa Pilipinas ay walang apostolic succession or walang walang link sa mga apostol. Connection. Walang connection. Peki yan. Ha? Kayo'y itaneo sa saligan ng mga apostol. Ang Catholic Church mula kay Peter hanggang kay Pope Francis, walang putol. Tanging church na yan ang nagpapatotoo na mula kay St. Peter hanggang kay Pope Francis, walang putol ang succession sa mga apostol. Doon mo ma-identify, hindi mo ma-identify ang tunay na pangalan ng totoong church ni Cristo kung hindi mo hahanapin ang tunay na marka. Walang sinabi sa Biblia na ito ang tunay na pangalan ng simbahan ko. Dahil sasabihin, mababasa sa Biblia. Kahit mababasa sa Biblia, gusto ka tanas niya, nababasa sa Biblia, bakit ayaw mo sumampalataya? Satanas. Ha? Diba? Okay, taps-taps na po ako. Kasi Satanas, eh, may binabasa sa Biblia, ayaw mo sumampalataya. Okay. Okay, okay. Tanong, Pastor. Tanong. True church yung tinayo ko, Pastor. Oo, oh, true church. Wala, okay. Oh, walang tatakbo sa iba. Oo, oh, wala. Okay, okay. Ngayon po, tanong po. Kailan itayo yung iglesia na sinabi ni Kristo? Kailan? Okay. Kailan? Mababasa natin yan sa Acts chapter 2 verse 1 in the following verse. Oh. Nung dumating ang Pentecost Day, sila ay nagkakatipon sa loob na mayroong 120. Doon nag-umpisang tinayo ang iglesia. Ayon sa mga historiador, sa mga theologian at sa Biblia ay 33 Anno Domini. Tinayo ang church nung dumating ang in the days of Pentecost, doon na tayo ang tunay na church ni Cristo na mayroon lamang membro na 120 at lumabas si Apostol San Pedro na nangangaral that time. Nung araw din na yun, isang araw, na-convert 3,000 agad. Okay. Yun ang true church. Pangalawang tanong. Pinapan mo naman. Okay. Ano ang kahulugan ng iglesia? Okay. Church is a people. Okay. Church is assembly. Okay. Church is a congregation. It is a group of people, kawan. Okay. Yun ang sagot ko. Pangatlong tanong. Pangatlong tanong. Yung sinabi mong bahay, ginamit mo ang 1 Timothy 3:15. Ano nakasulat po talaga doon? Bahay? Dalanginan? Sambahayan or bahay? Dalanginan? It is, sabi ro na, babasahin ko muna. Babasahin mo nga. Ang sambahayan ng buhay na Diyos ay ang iglesia at saligan ng katotohanan. Sambahayan, it means household. It is a group of people. Ang household ay tumutukoy sa pamilya. Pag sinabi pamilya, it is a group of people. Resident inside the house, yun ang tinatawag doon. Kaya nga ang Catholic Church ay isang grupo ng mga taong sumasampalataya at naniniwala sa simbahang Katoliko. Kaya church po ang tinutukoy okay. Na sinasabi ni Jesus. Yung pinanggit mo sa... Pang-apat. Pangatlo. Yung pinanggit mo sa Isaiah 2:2, anong tinutukoy doon? Bahay ni Jacob. Bahay. Bahay ni Israel. Oh. Hindi yung literal na bahay. Dahil ano sabi? At ang lahat ng mga tao aakyat at sasamba sa bundok na iyon, hindi yung literal na bundok. That is called figurative at saka symbolical. Hindi yung bundok kagaya ng Smoky Mountain, hindi yung bundok kagaya ng bundok ng Banahaw. Okay. Hindi, tumutukoy kaya na bahay ng Diyos, di ba si Jacob? Amen. Amen? Oh. Pang-apat na tanong. Pang-apat na tanong. Ha? Yung sinabi mo dito sa Epeso, na ang kaanib daw, ikadun sa iglesia, holy, banal. Okay. Yung mga miyembro, hindi banal. Ang banal, yung simbahan, yun ang sinasabi ko. Okay. Correction. Ang simbahan, ang banal. Oo. Sino bang simbahan?
Yung building o yung tao? Okay. Ang simbahan na tinutukoy namin doon, ang head ay si Kristo, yun ang banal. Kaya nga sinabi ni Jesus, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang iglesia na itinay ng Kristo, without spot, without wrinkle, and without blemish. Kapag sinabi mo, malayo naman eh. Kapag sinabi mo, hindi banal yan, kukontrahin mo yung nasa Epeso. Ha? Okay. Ulitin ko tanong. Ang sabi niya, ang membro daw na ang membro ng iglesia daw ika ay banal. Ang sabi niya, hindi yung membro ang banal kundi yung iglesia. Pastor, oh, diba? Atin na yun ni Kristong iglesia, yun ang banal, hindi yung membro. Dahil ang membro, membro makasalanan niya. Kaya nga tinatawag, magpakabanal kayo. Di ba, Epes? Okay. Okay, kaya nga sabi sa iyo, ang membro hindi banal, pero yung church na itinayo ni Kristo, yun ang holy. Dahil sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Dahil ang founder ay holy, natural yung itinayo niya holy. Pero yung magiging member, hindi. Kaya nga, magsumikap pa yung makasunod sa kalooban ng Diyos. Period. Okay. Di, inaamin mo na ang lahat ng membro ng Katolika, ano? Hindi huli. Wala naman kami sinabi natin. Magpakabanal! Hindi huli. Sa pati lang. Ibig ko sabihin pa lang, sabi mo nito, ang buti nito, huwag kang sasabay. Huwag kang sasabay, ha? Ang sabi mo, ang huli dito si Kristo lang. Sabi mo, ha? Ngayon, yung palang membro dito sa Katoliko, ang huli dito si Kristo lang. Oh. Anong membro? Hindi naman membro si Kristo lang. Hindi, ibig sabihin. Ang membro ng Katoliko, ang sabi mo, membro hindi huli. Oh, magpapakabanal pa lang sila. Hindi huli. Hindi huli. Kaya nga, hindi huli. Huli magpapakabanal. Mo lang, hindi ba huli? Sinabi ko na, hindi huli magpapakabanal. Okay na, tinawag sa kapanalan. Sandali, sasagot pa ako. Call to be saint. Pag sinabi call to be saint, hindi pa huli. Gagawa ka pa eh, di ba? Oh, kaya tanong. Tinawag na. Tapos na. Pangunan ka nung apat. Pangapat nyo. Panglima na. Oh, sige, panglima. Panglima. Pastor. Kung ganun, hindi pa banal kasi future yun na magpakabanal kayo. Ngayon, banal na kayo. Kami, banal. Kaya nga magpapakabanal. Wala pa eh. Okay na. Wala. Okay na. Magpapakabanal. Okay na po. Tapos na. Lima na eh. Magpapakabanal. All to be saints, sabi. Tinawag upang maging. Hindi sinabi, kami lahat Katoliko banal. Pag sinabi namin Katoliko, kami banal. Kasi nung alina, ang daming Katoliko. Okay na. Okay na bro. Ang daming Katoliko. Okay. Tapos na bro, paliwanag mo. Huwag nang paliwanag, sagot na. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat po. Kita nyo naman ha. Hanggang ngayon, hindi pa mapatunayan na ang membro ng Katoliko, mga banal. Magsisikap pa lang kayo. Nangangahulugan, hindi pa rin kayo ang tunay. Bakit? Nagsisikap pa lang kayo. Sa Biblia po, mga banal na, basa. Sabi ni Kristo, kayo'y akin ng binanal. At mga banal na kayo. Hinugasan na kayo. Oh, ha? Magsaliksik ka. Ikaw nga, dito malata eh. Hayaan mo magsaliksik ka. Basa. Ha? Magsaliksik ka kasi ako eh. Nagsikap ako eh. Ha? Walang galang po. Paano po? Oh. Kasi magpakabanal pa kayo eh. Hintayin ko muna maging banal kayo. Tunay nga, sasama na ako sa inyo. Hallelujah. Ako, banal ako. Basa ako. Ako ha, panindigan ko ito. Banal ka na. Hindi, banal ka na. Hintayin mo ako. Hintayin. Yan yung style nila yan eh. Hintayin ako. Darating kayo dyan. Ayan naman ang trabaho na may milk talaga. Kaya ka walang lalaban sa'yo bro dahil naging sirap. Kanina ni Santa Kalina. Ikaw ang maliwag eh. Umay nga eh. Huwag ka sasabat bro. Wait kayo. Kasi ang matinong ka. Ang kasama ni Kasia. Kasalita. Ang gugulo eh. Singit ka. Uras niya. Uras ko eh. Ito ah. Ito sa akin, pamantayan. Ikalawang Korinto 5:17. Ang sino mang nakay Kristo ay isang bagong nilalang. Meron talagang pagbabago. Dati ako sa baklaran, hudapin ako eh. Born again ako. Bakit po? Sabi ng Biblia, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya ang requirement ni Kristo, maliban ang tao ay may panganak na muli. Yan ang tunay na aral, hindi yung magpakabanal pa kami. Kailan? Pagpatay na kayo? Mali! Sa Biblia po, ang sabi ni Kristo, ha? Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kailan ba mabuhon agin ang tao?
ikalawang Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay sinang bagong nilalang. Kaya ako ngayon, bagong nilalang na ako. Dati pagkatao ko, sa maklaran ako, old upper, adik, kung ano ang ginagawa ko noon, pero may pagbabago. Bakit po? Ang sabi ng Biblia, magpakabalal kayo. Ginagawa na po yan. Hindi po yan kung kailan. Ginagawa po yan. Sinong gagawa? Ano sabi ni Kristo? Juan 15:5, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya ako kay Kristo, ako talaga. Bakit po? May nagawa si Kristo sa akin. Binago niya ang buhay ko. Ha? Sa katuloy po, kailan pa kayo magbago? Mayroon pa kayong aral, idalagin yung patay. Ay, huwag sa patay, pastor. Hey, ayaw ko! Aral to! True choice lang eh. Kasama dito. Dili ko ba? Huwag kayong saktan. Ito ha. Juan 7:17. Ang sino mang tao na ibig tumubad sa kalooban ng Diyos, makikilala ang turo. Kaya ang turo sa Biblia, dito, magbago ka. Sa katuloy ko, kailan ba? Sige kayo simba. Nagbago na ba? Sabi niya, darating tayo dyan. Kailan? Kaya hindi pa kayo tunay. Bakit? Hindi pa dumating sa inyo yung pagbabago. Hallelujah. Brother, naniniwaan ko talagang ganado si brother. Bakit po? Naramdaman niya ang espiritu na kumikilos eh. Ha? Sabi kasi ng Biblia ganito. Ha? Unang Korintos 16, hindi niyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang espiritu? Pinananahanan ng Diyos ang tunay. Yung mga magnanakaw dyan, ha? Na simba-simba, nagdidibuto. Hindi yan pinanahanan ng Diyos yan eh. Bukas magnakaw na naman uli yan eh. Ha? Ha? Oh. Sa kulungan, sino ba nandun? Di ba mga kamimbro ng inyong sikta? Pero may na-born again, nagbago, maglabas. At least born again, nasa amin na ngayon. Dating kriminal, nagpastor. Gaya nga sa akin po, dating masama, nagbago. Yan po, mayroong pagbabago. Bakit po? Tunay na iglesia ako eh. Ha? Hindi lang sa pangalan, kundi sa pagkatao. Anong sabi niya kanina? Ang pinutukoy niyang bunga, mamaya babalikan kita doon. Anong kasing bunga yon? Baka sabi niya bilang. Ha? Mamaya ka, babalikan kita doon. Ngayon. Ha? Ngayon, sabi niya kanina sa akin, kung kinabasa sa Biblia, tunay na. Eh sa'yo nga, hindi nabasa yung mga sinasabi mo na iglesia lumaganap. Oh, ang tanong ko mamaya niyan sa'yo, sinong tinukoy ni Pablo na lumaganap? Nang sabi mo kanina, hindi pa naitayo ang iglesia, kundi panahon pa ng Pentecostis. Mamaya tanong kita, kailan na itatag ang inyong rehilyon? Babalag ka na naman kita mamaya dyan. Kaya talagang ano, hindi kayo tunay. Bakit? Magbago muna kayo bago kayo maging tunay. Efeso 5:26. Pero banal ka na, Pastor. Ang banal dyan, ang sabi niya, ang banal ika si Kristo. Ang banal ika si Kristo. Si Kristo hindi membro yung hindi ulo yun eh. Kaya, ang tanong ko, yung membro. Sabi niya, kami mga katoliko membro, hindi ba banal? Hindi kayo tunay, pekita kayo. Hallelujah. Okay. Ngayon, ito na po ang ating pong pagkakataon na ipaliwanag ang Ebanghelyo. Paano po ba ang tao maging sangkap sa Diyos? Ang sabi ni Kristo, maliban ang tao ay maipanganak na muli, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kayo, hanggat hindi kayo nagbabago, inaangkin niyo tunay kayo, tapos ang inyong buhay ganun pa rin, never na maangkin ninyo ang kaharian ng Diyos. Managinip na lang kayo. Ha? Kaya, mali po ang ating pamantayan sa rehilyon. Una, dapat makita sa ating pagkatao na tayo nga ay rehilyoso. Ano sabi? Santiago 1:27, ang nag-akalang siya rehilyoso, ngunit hindi naman nagpipigil kanyang gila. Ang kanyang pagka-rehilyoso, walang kabuluhan. Bakit po? Pag-chismosa ka pa rin, panay ka dasal, panay ka tapos, ikaw ay paninangkuri, chismosa ka, ang iyong rehilyon ay walang kabuluhan. Alam naman natin kung sino yung mga chismosa na rehilyon. Sino yung mga tao na yan? Alam na natin yan eh. Kaya nga, tama si Melchor, ang membro niyo talaga hindi talaga maging panal yan. Ha? Kasi nga, hindi kay Kristo yan eh. Ha? Saan po itinayo yan? Ang aking history dyan, mamaya, kung tama ka, pero alam ko rin kung sakaling mali ka, antayin ko yan sa ikalutig mo. Ngayon, ito po ang aking tinatayo ang firstborn. Bakit po ito ay pinanibigan? Ito po ay nasa langit. Ha? Yung mga panganay nung una na tinawag na bayang Israel, yung 12,000 Israel, ang sabi doon sa Biblia, Hebreo 12:23, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng panganay na nakatala sa langit, ang sabi niya, katoliko yun. Paano punta ang katoliko? Hindi kinagbago. Banal ang nanon eh. Mga taong banal
na pinasakdal ng Diyos. Eh, hindi man kayo sakdal, paano kayo yun? Hallelujah! Angkin ka na angkin, hindi mo kayo banal. Ang sabi sa Biblia, mga taong banal, eh, hindi kayo banal, mga Katoliko. Paano kayo yun? Hallelujah! Angkin ka na angkin, Maltor, eh. Dinami mo naman kanina, hindi kayo banal. Eh, sa Biblia, basa ba? Kasi pinagkwento si Pastor. Ano pa yung first time ko? Ginanahan ako, eh. Ito, ha? Rabi, hawakan mo. Ang sabi ni Maltor kanina, hindi naman kami banal. Yung charge lang. Ha? Ngayon, yung mga nasa langit, kami yun, sabi niya. Tanong natin dito, hindi sila banal. Sino nasa langit? Basa, 12:23 ng Hebreo. Sa pangkalatang pulong at igisa ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na buhay na hukom sa lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap. Ganap na eh, na pinasaktan ng Diyos. Ikaw, Mentor, pag hindi ka ganap, hindi ikaw yun. Hindi kayo yun. Bakit? Hindi nyo kayo magbago eh. Hallelujah. Kami yun. Ginanap na. Ano sabi Kristo? Tayo'y aking hinugasa na. Isa sa inyo, jablo. Ipagkanulo ako. Kaya mayroon sa inyo maraming jablo. Bakit? Nagkanulo kay Kristo. Pinako. Ayun, nagpako yung mga pare doon. Ito po, sinasayon-sayon ko lang totoo. Huwag masaktan. Ito po sa Hebreo. Inangkin niya kanina. Kami yun. Paano maging kayo? Sinabi ni Melchor, ang Katoliko namin na kami magpapakabanal pa rin. Diba? Kailan? Ito, ang pastor. Anong mga membro mo at ito, banal na o hindi pa? Ito, sagot. Ang sino mang pinanganap ng Diyos. Ito ang sagot ko. Hayaan mo nga siya. Sagot. Huwag mo kuturuan. Nasa Biblia yan. Basa. Unang Juan 3:5. Ang tanong ko ito. Ulitin ko. Okay. This is a categorical question, yes or no lang. Yung bang mga membro mo at ikaw, Pastor, banal na o hindi? O, ito banal sagot. O hindi? Ito sagot. Ito sagot. Ito sabi magpasa ka ng talita. Hindi. Huwag akong turuan. Ito sagot. Ang pagsasagot, hindi tinuturuan yan. Hindi nga. Si Kristo nga, sinasagot ng Kristo na eh. Huwag mo akong turuan. Magsagot ako. Ito. Ha? Unang Juan 3:9. Ang sino mang pinapanganak ng Diyos ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Hindi magpapatuloy. Kinatok ko na. Hallelujah. Magpapatuloy ka. Ang tinatanong ko, ang sagot lang ay nandoon lang. Parang elementary question lang. Patanong ka lang. Sabi mo sa amin, kami hindi banal. Sabi naman ang magpapakabalik. You are called to the same. Unang ang tanong, yung bang mga membro mo at ikaw, Pastor, banal o hindi? Ito sagot. Yes or no lang? Yes or no lang? Bakit sir no? Sabi mo, sige. Yes or no lang? Nagkasagutan eh. Ngayon, hindi nagkakasala. Sabi ni Biblia, ang sino mang nagay Kristo ay hindi. Yes or no lang? Mga tuwid, may magbabago. Hindi na pabatuloy. Sabi ko, tinatalang ko nagbabago ka. Tinatalang sa ako. Mr. Moderator. Hindi ko tinatanong kung nagbago siya o nagpapatuloy. O sige ba? O sige ha. Ang tinatanong ko, ulit ko. Ang mga membro mo ba at ikaw ay banal na o hindi? Ulitin mo ha. Sabi ni Kristo ha. Magkamagsalita. Sige. Sabi ni Kristo ha. Si Kristo kasi ang may ulo ng iglesia, siya ay nagkakalaw. Ang sabi niya, binanal ko na kayo. Ang nagbanal sa amin si Kristo, hindi kami ang nagpabanal sa sarili namin, kundi sabi ni Kristo, binaman! O ito, sagot! Ayaw mo natin kung ano po. Yung samahan, tama, hindi siya kasama. Hindi kasi! Hindi mo naman! Hindi siya kasama! Hindi lahat eh, parang bida ka eh. Ang ganoon, bro. Pasakatan mo muna ako, bro. Parang ka namang maubusan ng kasi. Sino mang bida rito? Para ka maubusan, bro eh. Bakit ayos ka? Isang tanong mo eh. Isang tanong mo eh. Ayos mo tanong mo eh. Ano yun yung pagkakas?
to General Assembly. To the churches and to the church of the firstborn. Na ang pangalan ay nakatala sa langit. Sabi niya, mga patay na yon kasi mga ganap na. Tinanong ko, kasama sa rin? Oo. Sabi niya, kasama ka rin? Bakit dito ka ba sa lupa? Patayin mo na! Ang tanong ko, kasama ka rin o hindi? Ito, sagot. Kasama ka rin lang doon. Ito, sagot ha? Sagot. Ang nakalagay doon, iglesia ng mga panganay na sa langit. Balik ulit, para ang kasalanan, kasalanan ulit. Noon yun. So para pala sa mga katoliko, no? Noon yun. Sabi niya, ang mga katoliko ang makasalanan. Sabi niya, naparito si Cristo para sa mga kasalanan. Noon yun. Para sa mga katoliko. Iglesia ng mga panganay na nakatala o nakasulat ang pangalan sa langit. Pwede bang magbigay ka kahit limang panganay ng iglesia ng pangalan nila nakatala sa langit kahit lima lang? Ako tanga. Oo, pangalan ha? Pangalan. Ako dalawa. Nakasulat ha? Kahit lima lang. Limang panganay nakatala sa langit. Bakit maglagay ka ng Israel? Bakit maglagay ka ng bilang? Labing dalawang lipi ni Israel. Sino ba yung labing dalawang lipi? Si Benjamin, Niptali. Yan mga pangalan yan eh. Kailangan si Binanggit mo eh. Basta marami yan. Labing dalawang yan eh. Benjamin, Niptali. Subulon. Lahat ng panganay na yan nakatala sa langit yan. Kaya mayroon natin binigay sa'yo. Yun na yun. Prophet. Yun na yun. Prophet na yun. Labing dalawang lipi ni Israel. May pama pang pito. Grabe, lima lang tanong mo. Binahamin, niptami. Sabulon. Lima. Jesus, andun si Jesus. Andun si Jesus. Actually, labing dalawa yung sinasabi mong lipi. Kaya, lima lang hinihingi mo sa akin eh. Andun na yun. Lipi, yun. Bakit mo kang hindi kayo tao? Ano ba naman to? Pastor, yung panglipi, hindi ba tao yun? Lipi yun. Ang sabing lahi, tempos tao niya. Nakakaawa ng tanong. Nandutong pa yung Benjamin. Sige na, hindi ba? Sige na, hindi ba? Si Benjamin. Maliwanag pa. Hindi na karan. Si Benjamin sa lensa. Kukulan ako siya sa inyo. Kasi na yung dalawang lipi pala ng Israel. Napahala ito sa sagot niya sa pangalan mo, di ba? Nagpanggit ang pangalan eh. Si Benjamin, di ba tao yun? Hindi pa rin tayo yun, bunso yun! Kaya nga Benjamin eh. Ano yung Exodus 13-2? Puro lang daw yung sa babae at sa lalaki. Tama na, Pastor? Hindi na lang eh. Ang sabi ni Pastor, mamaya muna ako. Pagsalita ka na dyan. Ang sabi ni Pastor, ang tinutukoy dahil sa Exodus 13-2 o 13-1, panganay lang daw yung sa babae at lalaki. Hindi po, sabi oh. Sabi ni ano, pumutukoy lang yun sa panganay na lalaki. Dahil ang mga early Israel, mga patriarka yan, hindi binibilang ang babae. Kaya supply si Pastor, babasahin ko. At sinabi ni Yahweh kay Moises, ilaanin niyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel. Maging tao o hayop. Mali si Pastor. Hindi kasama ang babae. Niloloko tayo. Sinabi na sa mga makasalanan, therefore sa Katoliko. Sila, banal na sila. Hindi para sa kanila. Okay. Ano pa? Ginamit niya yung Hebrews chapter 13 at 12 and 13. Sabi niya, sa mga iglesia, sa iglesia ng mga panganay na pinapaging panak na nasa langit na, unang-una, sa church ni Pastor, wala pang holy kahit isa. But sa church ng Catholic Church, Sangkaterba. Kaya nga tinawag tong Churches of the Saints, Iglesia ng mga Banal. Basta nababasa unang ko rito, chapter 13, 14, verse 33. Tinawag itong Iglesia ng mga Banal dahil the
nung umakyat na si Jesus sa langit, nagdala ng maraming biyag at pagkabihan, kaya mayroon ng mga church, mayroon ng iglesia roon na mga banal. Yun yung tinutukoy sa Hebrews chapter 12 verse 23 nung inakyat ni Kristo sa langit. Kaya niya kinawag na churches of the saints. Sa church ni Pastor, wala pa kahit isa. Therefore, hindi sa'yo yun. Pangalawa, hindi raw sa amin yun, at sabi niya hindi raw katoliko yun. Kung babasahin natin ang Apokalinaw, sabi niya in sabi doon to all assembly, general assembly of the church of the firstborn. Pag sinabing general, pangkalahatan. Pag sinabing assembly, church. Therefore, universal church or sa lahat ng iglesia. It means universal church or Catholic church ang tinutukoy doon sa Hebrew 12:23 dahil marami na kaming manging banal na nando doon sa langit. Ano pa ba? Sabi niya, kami raw yung hahantulan. Hindi raw kami akyat sa langit. Hindi nagbabasa si pastor. Alam mo bakit? At nakita ko ang napakaraming tao hindi kayang bilangin ng sino man mula sa bawat lahi, wika, lipi na nakatayo sa harap ng trono ng Diyos na nakadamit ng puti, may hawak-hawak na palaspas. Katoliko lang ang may palaspas na nakita sa langit. Therefore, sino yung may hawak na palaspas sa langit? Sa kanila? Hindi. Katoliko. Dahil sabi niya, mula sa lahi, lipi at wika na nasa harap ng trono ng Diyos, may hawak na palaspas. Hindi sinabing Bible. Kasi kung Bible, kay pastor yun. Kay palaspas. Wala sila nun. Nakatayo sa trono ng Diyos. Kami yun, hindi ikaw. Wala kayong palaspas ng trono. Sabi ni pastor, sabi ni pastor, ito raw, kung katoliko pa raw yun, bakit ang maraming mamamatay tao, bakit ang maraming adik, mga katoliko rin si Ban, hindi na naman nagbabasa si pastor ng Bible. Pastor din nagbabasa? Bakit? Ganito maya halintulad ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos, it means a church. Ang Diyos ay nagtalim ng mabubuting trigo sa kanyang bukirin, yung church na yon. At tumubo ang mabubuting damo at nang gabing iyon dumating ang kaaway. Nagtanim din sa bukid ng Panginoon ng masasamang damo. Kapwa tumubo ang mabubuting damo at masasamang damo at dumating ang tagapag-alaga. Ano sabi? Panginoon, gusto mo punutin namin yan. Ano sabi? Wag! Hayaan mo yan! Pagdating ng panahon, gagapasin yan lahat ng masasamang damo, lalagay sa susunodin sa sunugan at yung mabubuting trigo dadalhin sa kamalig. Yan ang simbahan ng Diyos, composed ng saint and sinner. Sa inyo, hindi kayo yun. Ha? Magbasa ka ng parable ni Kristo. Ang simbahan niya, may masama, may mabubuti. Diba wala? 1 minute. Okay, 1 minute na lang. Lapit na, hindi. Ano pa? Diba? Bakit may mga lasendo? Bakit may mga adik sa Katolika? Ano sabi ni Kristo? Gagagawan niya ng mga kaaway. Ayan. Sino yung kaaway? Ni Satanas. Ha? Kaya 10 seconds. 10 seconds. Kaya nga sabi ni Jesus, pinauulang ko sa masasama at sa mga mabuti. Pinasisikat ko ang araw sa mga masasama at sa mga mabuti. That is the Catholic Church. Ang Catholic Church ay composed or content ng saint and sinner. Ito ha, tanong. Okay. Tanong ka para. Bilang isa nung kanina, naitayo ang iglesia na itinayo ni Kristo sa sinasabi sa Mateo, 33 AD. Yung iglesia Katolika Romana, kailan na itatag naman yan? Yun din po yun, pastor. Yung iglesia Katolika Apostolika, that is the mark of the church. Okay. Sinabi ko na, di ba? That is the mark of the church. One holy Catholic Apostolic. Bakit mayroong Roma? Sapagkat ang pananampalataya niyo na taga-Roma, balitang balita sa buong daigdig. Kaya Roman Church. Okay, tanong. Yung bang sinasabi mo na nasa Roma, ha? Yung bang iglesia na yun, yung mga apostol,
Buhay pa o patay na? Buhay na buhay. Dahil nagpatuto si San Pablo at si San Pedro mismong doon. Sabi niya, di ba? Sabi ni San Pedro, "The church that here in Rome, she is your sister in the Lord." Sa Tagalog, ang iglesia na nandito sa Roma ay kapatid ninyo kay Kristo. Oh, basa sa talata. Ah, sinabi ni Pedro yan. Speaker, chapter 3 verse 15. Oh, basa, chapter 5 verse 13. Romahan siya ni Pedro, ha? Anong talata? Okay. Anong talata? Unang Pedro 5:13. Unang Pedro 5:13. Masusulat natin. Unang Pedro 5:13. Basa. Ha? Binabati kayo ng nasa Babylonia. Okay. Nakasamang hinirang at ni Marcos na aking anak. Magbatian kayo ng banal na halik, pagkabayabaan, nawa, sumayin yung lahat na kay Kristo. Nasaan dyan sinasabi mong Roma? Ito, Pastor, basahin ko. Kami na magkakabili, Pastor. Kung ano yung Babylonia tinutukoy dyan, babasahin ko. Basahin ko lang si Abraham. Babylonia. Babasahin ko, ha? Kung ano yung tinutukoy na Babylonia sinabi ni St. Peter. Gagamit ako ng nagliding Babylonia. Gagamit na naman ang iba. Bible ganito eh. Hindi. Ang tanong ko dito, dito lang sa unang Pedro. Kaya nga mo natin, huwag ka lang dito. Nagsinungaling. Yung kasi literal, no? Kasi maraming translation ng Biblia. Kaya, anong Biblia na translation? Gawa ng protestante rin to. The Living Bible, babasahin ko. Basa. The church here in Rome, dito din natin to, Babylonia na tinutukoy. Ayan. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Ayan. So yung Rome, yung Babylonia tinutukoy dyan sa KJV, Rome. Ang nawasak yung imperyo. Babylonia yun. Okay, ang nawasak doon, yung imperyo ng Roman, yun yung Babylon dati. That is the pagan Babylon o yung pagan Rome. Yun ang nawasak. Pero hindi yung church. Kanina, pinanggit mo kanina. Nakasulat dito, ha. Living Bible pala yan. Ang sabi niya kanina, dito, ha. Unang Timothy 3:16. Dito ang sayot ng talata. At tatawaging bahay dalanginan ng Panginoon. Basahin mo nga kung yan nakalagay. Unang Timothy 3:16. Nagsinungaling na naman ko. Basa. Basa mo na. Ang nakalagay dito sabi niya, tatawaging bahay dalanginan. Basa. Sige. Ano ba yan? Ayun pa, tama. Mali ata eh. Okay, basa. Yung sinasabi ko. Unang Timothy 3:16. Mark 11:17 yan. Ang sabi niya, tatawagin bahay ng Panginoon. Sa bayan ng Diyos ang dinamit ko ron. Ang binaba ang sinabi ko, ang aking bahay ay tatawagin bahay dalanginan ng mga basa. Marcos yun. Hindi mo tinanong kung anong talata yun. 11:17. Sige nga, ating tingnan kung bahay dalanginan yung Marcos. Anong Marcos? 11. 11:17 yun. Marcos, anong Marcos yan? Bahay dalanginan. Sige nga. Hanapin mo sa laptop mo. Ito, Marcos. Marcos. 11:17. Bahay dalanginan. 17. 11:17. 11:17. Marcos. Hindi bagat nasusulat. Ano talata yan? Marcos. Ano Marcos? 11:17. Okay, basa. Ako ba makakala ko? Oo, ikaw ba basa? Hindi bagat nasusulat. Ang aking tahanan or bahay ay tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng bansa.
Marcos 11:17. Ito. Ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa. Pag ginawa ninyong bahay ng mga tulisan. Bahay pa ng tulisan sa Japan. Magsama-sama man silang lahat at mababaya. Kumanda na yung si ano. Kaya pa problema. Kung question ko ha. Sige. Sa totoo talaga, hindi sila makapasok eh. Ito basa. Sabi na kanila ilang Kenya, papasok daw sila, hindi kayo makapasok. Basa. Pahayag 21:08. Basa. Ito na. Saan kayo ang punta? Ano kami makapasok? Ito, ito sabi to. Para kang kadamay. 21:08. Wala pang iyong bahay. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nanampalataya at sa mga kasukumsuklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapag-iapit at sa mga mangangaway at sa mga manlangwa sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat ang apoy na nagliliyab na supri. Kasama ang mamatay tao, kasamang sinungaling. Kaya ngayon, sabi na kanina, ang membro daw nilang Katoliko, magkasalanan pa. Mamamatay tao sa mga kasalanan eh. Kaya hindi magmamana. Hindi kayo yung nasa pinasayamanan. Hindi magmamana. Saan kayo? Ang inyong bahagi sa dagat-dagat ang apoy na siyang karawang kamatayan. Imperno pala ang apoy dito mato eh. Kaya huwag kang angkin-angkin yun, sir. Ngayon, ito ba? Ulitin ko, ito yung pahayag ni Juan. Ibig sabihin, revelasyon. Revelasyon. Ito tayo eh. Ito na, pahayag, revelasyon. Binahayan dagat. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi manantalaya at sa mga kasungsuklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapag-apit at sa ginawa niyong palingki, kaya nga si Kristo na ganit pinagbabalyan yung lamisa. Kaya kung buhat si Kristo dito ngayon, yan sigurado ibabalyan yung lahat. Ang mga pulis walang nagawa, bakit? May lagay din. Ha? Ang pulis may lagay din eh. Oh, ito lari. May lagay din. Bakit? Kaya kung walang lagay yan, dininisin yan. Bakit? Ang kaya lang kasi galawin ng mga pulis yung mahihirap na mga bindos. 20 seconds. Pero yung nalagay ng malaking pila, andyan lang. Conclusion ko, wala ko pakialam kung sino magalit yan. 20 seconds. 10 seconds. Ang sabi nito, ang soul ay nakakabulag. Sinusuhol nila eh. May lagay kasi. Kaya ang inyong mga Diyos ko dyan, mga nakalagay sa santo, walang nagawa. Pero Revelation 21:8, yung mga sabi niya, mapakiapin mga lasinggero. E si Kristo sabi rito sa Bible, lasinggero, hindi din papasok Kristo sa langit. Pastor, sabi mo yung mga lasinggero, hindi rin papasok sa langit.
Eh sabi ni Kristo, naparito ang anak ng tao, naglalasing at umiinom ng alak at nalasinggero. Ibig sabihin doon, binasa niya, yung mga lasinggero hindi papasok sa langit. Kasama si Kristo, nakita mo na. Nakita mo na ang komento nito, bakit? Kaya nga sabi ni Kristo, yung tinutukoy doon, yun yung nagpatuloy sa pagkakasala na hindi nagsipagtalikod. Ha? Kaya nga ang sabi doon, di ba? Sa Revelation chapter 7, 1 and the following verse, at nakita ko ang napakaraming tao na hindi kayang bilangin ng sino man. May hawak na palaspas na nakatayo sa harap ng trono ng Diyos. May hawak na palaspas. Sila walang palaspas, tayo meron. Tayo yung nakita. Ano pa? Ang sabi pa ni Pastor, wala daw utos ang Diyos na ang Panginoon Jesus na gawa sila ng rebulto. Okay, ibabalik ko ulit. Wala rin sinabi ng Diyos na huwag silang gawa ng rebulto. Ha? Ganun lang ang pangka-counter natin. Nagprosesyon daw, Pastor. Wala pa ang sekta mong sumulpot sa Old Testament. Nagpo-prosesyon na ang mga Israelita. Dala-dala yung mga rebulto ng Kerubin na kawan ng Tipan. Wala pa kayo Joshua yun, sa Joshua. Ha? May mga, meron ng prosesyon doon. Ano pa? Ano pa? Pasabi ni Pastor, si Cornelio nagpatila pa kay Peter. Pastor, hindi pa Christian si Cornelio doon. Pagan pa si Cornelio ron. Dahil ugali ng mga pagan, sumbamba doon sa tinatawag nilang Son of God. Dahil nakita nila si Cornelio, si Peter, nagpapagaling ng masakit, pumubuhay ng mga patay. Kapag ka meron kang kakayahan na noon, ang tawag sa iyo ng mga Roman that time, Son of God. Kaya akala nila Son of God doon, kaya nagpatira pa. Dahil that time, si Cornelio, pagano, hindi Christian. Hindi niya alam yung konteksto noon. Okay. Pagkatapos, nagalit daw si Kristo, nagalit doon sa labas ng templo, hindi yung nasa loob ng templo. Pumasok! At pinag-ano ni Pinisus doon, yung mga nakitinda, hindi yung nasa loob, Pastor. Balik ka ng pasa eh. Yung nakitinda yung pinagalitan niya. Kaya kung ikaw ay katoliko, nasa labas ka lang ng kapo, at nagsisigarilyo ka rin, kasama ka rin papagalitan pa. Ang pinagalitan ni Jesus doon, yung mga nasa labas ng templo na nakitinda, hindi nagsisimba sa loob.